Hey chums, it's A and welcome back to our family. Thank you so much for subscribing. If you are new to this channel and you want to be a part of this family, just hit the subscribe button down below and also click the notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video, and comment down below. Today, we are going to talk about women empowerment in celebration of the Women's Month. So basically, I'm just going to share, you know, the woman that I am today and the woman that I also want you to be. Well, if you are already that kind of woman, then that's great, good for you. But for those who are, because a lot of us women, when we are caught sometimes in with, you know, tough situations, when we are in the deep clutch, you know, of great circumstances, we are sometimes drowned into our emotions. Sometimes we tend to like lose confidence, we tend to lose our way, we tend to lose motivation and inspiration. Today, I'm going to share how I managed to stay confident and strong woman. It is also good when we share because sometimes we are able to lit the dark with our words glow because, you know, words are powerful. So if you're interested in this topic, please keep on watching. For those who already know so much about me, they know the things that I went through. Sometimes I don't ask for an advice, but their comfort and their presence actually matter the most. They're just, you know, ready to listen to what I have to say, to what I have to share. And they don't force me to like share everything in detail, but kung ano lang yung kaya kong sabihin at i-share sa kanila, yun lang yung papakinggan nila. Hindi nila ako pinoforce na magkwento, ganyan, or hindi nila ako pinipilit na sabihin, i-detalye ang mga bagay-bagay na pinagdadaanan ko. But you know, sometimes, hindi naman kasi talaga natin kailangan ng advice. You know, alam naman natin kung ano yung dapat natin gawin. It's just that sometimes we need confirmation sa ibang tao na, ah, tama itong iniisip ko, tama yung iniisip ko na gagawin ko. Ganon, that's why sometimes kailangan natin ng advice. Pero ang totoo niyan, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo kung paano mo lulutasin yan. Usually, sa akin, yung presence at comfort nun manggagaling sa mga taong malalapit sa akin kahit hindi mo hinihingi, yung voluntarily ibibigay nila sa iyo yung comfort at presence nila just to make sure na kahit papaano ay mapapagaan yung nararamdaman mo, napakalaking bagay na yun para sa akin. So for the past years, I've been through a lot. Ako kasi maaga ka akong nahiwalay sa parents ko. High school pa lang kasi nag-aral na kami dito sa syudad, and my family ay nasa Ilocos. So, kumbaga, kami lang ng kuya ko dito nag-aral kami ng high school. Kami lang dalawa dito sa syudad. And syempre, mahirap yung malayo sa pamilya. But then, doon ko parang, hindi ko hinayaan yung sarili ko na mag-emote, ganyan na mahirapan porque malayo sa pamilya. Ang tinignan ko is kung papaano ka ba maging independent. Kasi darating at darating yung panahon, mawawala tayo sa pamilya natin because of work. Maybe pag nagkapamilya na tayo, pag may sarili na tayong pamilya, mahihiwalay ka talaga sa family mo. And doon ko, high school pa lang, parang doon na ako natuto kung papaano ba mabuhay ng malayo sa pamilya. And so on ako natutong maging nung dumiskarte, ganyan, pag walang ulam, kapag nahihirapan kayo, kulang ang allowance, ganyan. Alam mo paano ibabudget yung pera, alam mo kung ano yung mga alternatibo na dapat mong gawin para mag-survive kayo. Ganyan kasi, di ba, ang daming gastusin sa school. And when I was in high school, I only have 500 peso allowance a week. At sobrang hirap niyan pagkasyahin kasi ang daming ginagastos sa school. Tapos, budget nyo pa kasi nag-board kayo. So, hindi ako mabili sa mga material na bagay. So, nakatipid ako. So, parang sa isang taon noon nung high school ako, nakaipon ako ng 7,000 from that 500 peso allowance a week. Mahirap siya, pero kailangan kayanin. Kasi wala naman kayong ibang sasandalan kundi yung sarili nyo kapag malayo kayo sa pamilya. Dinivide ko yung gawain sa boarding house,
sa amin ng kuya ko, yung sa trabaho, sa papas, sa ano yung plaplantsahin niya, ano yung lalabhan niya, so di color sa kanya, puti sa akin. Siya magsasaing, ako magluluto ng ulam, ganun. Hindi siya naging madali. But sabi ko nga, ganun, sa murang edad na yun, na high school pa lang, natutunan ako kung paano mag-budget ng pera, paano mag-budget ng oras, you know, time management, at kung ano yung mga diskarte na dapat mong gawin para mag-survive nyo yung buong linggo, magkasya yung allowance niyo at the same time, nakakapag-aral ng mabuti. So, ayun, of course, after high school, nag-college ako, and then yung kuya ko, naghiwala na kami nun kasi yung kuya ko sa Cebu, sa Bantayan, Cebu siya nag-college, kung saan nag-graduate din yung papa ko. Kasi yung papa ko is Visayas from Bantayan, Cebu. So, yung kuya ko doon din siya nag-aral sa school, kung saan graduate yung papa ko. And then, naiwan ako dito sa La Union, and then that time naman yung bunso naming kapatid, she was already in high school, so dalawa kami. And then, eventually, nag-college of law ko, ganyan. So, you know, during those times, I've encountered, you know, a lot of problems. Family problems, financial problems, you know, pati na rin siguro sa social life. Kasi wala akong masyadong, ano noon, wala akong masyadong social life. Kasi super, super sub-sub ako noon sa studies. As in, ang priority ko noon was my academic life. Wow. So, as in, super priority ko lang noon is pag-aaral. And you know, until unti-unti tayong namumulat na sa katotohanan, sa buhay, sa realidad. And alam nyo, sa ngayon, there are times, no, I've also been into a situation, you know, when you wake up in the morning, and upon waking up, you think of your problems, the past, the failures, your regrets. Why? It's normal. Kasi, kayo ba, na-experience yun na ba? You've also been in that kind of situation. Why do we go through that kind of situation? You know, because our brain is a circuit. It contains memories. Those memories, you know, are connected to people and things, but more of the past. And those memories have emotions. So when we recall of those memories, we become sad about them. Now, the way you think and the way you feel, they are what your state of being is made of. So anong natutunan ko, no, sa mga pinagdaanan kong dagok at pagsubok sa buhay? We should think greater than what we feel. Do not allow your feelings to be the means of how you think. Are you getting by? And sa lahat ng pinagdaanan ko, I tried to stay positive. Natutunan ko sa buhay that if you do not stay positive and you just allow negative thoughts to come to your mind and you just allow negative vibrations to come to your life and you just allow those negative people and negative, you know, external influences around you, wala akong pupuntahan. Hindi ka makakapag-isip ng tama at maaaring maligaw ka ng direksyon. Hindi ka makakabuo ng isang matalinong desisyon. And when I say I stay positive, I also act. I do not only think and stay positive, I also do something about it. And that's why natuto ako na kapag may dumarating na pagsubok, at nahihirapan ako, I just allow myself na mahirapan kasi I have the right to feel that way. I am supposed to feel that way. Alangan mo, magkunwari kang hindi ka nahihirapan kung nahihirapan ka talaga. You should honor and acknowledge your feelings. If I'm angry, I'm angry. If I'm sad, I'm sad. If I'm upset, I'm upset. If I'm happy, I'm happy. But with those negative feelings, I don't stay on those negative feelings. I have to feel that way, but I don't stay long in that kind of situation. I just have to let it out. I don't stay sitting on a couch and be sorry for myself or, you know, cry myself to sleep on the bed every night. Because situations just come and go. You just have to learn how to handle them. When things get tough, I sometimes find myself whining and complaining. But I don't just whine and complain. I also try to, you know, think of possible ways and, you know, the most possible alternative ways to get through the situation and solve the problem. Tayong mga babae, madalas, di ba, emotional tayo. Madali tayong, you know, we are sensitive. Madali tayong masakta, madali tayong magalit, we are easily irritated and
annoyed, especially pag, you know, pag alam niya na, monthly problem. Ayan, sensitive most of the time. We are emotional. So, but you know what? You have to just be mentally strong. Do not drown yourself into your emotions. You must have to learn how to manage and control your emotions. Because sometimes, yung pagiging emotional nating mga babae, men are taking advantage of it. It's okay. It's okay to be vulnerable sometimes because that is recognizing your feelings. That is recognizing your emotions. And that's how you are able to find your strength. You know, I look at suffering at almost how I look at failure. Every failure is just a test. Actually, there is no failure. There is just a delayed success. And in order to succeed, you must fail. And I understand that every time we experience a particular failure, we feel pain. But you know what? Study your pain, and that's how you will grow. Study your weakness, and that's how you find strength. Study your fears, and that's how you become brave. You know, you only have to learn how to face your demons. That's what I do every time. Kapag ako ay, kumbaga, hindi ako nagtagumpay sa isang bagay, iiyak ako, magmumukmuk ako. Pero hindi ko hahayaan yung sarili ko na magmumukmuk ako ng napakatagal na panahon. Kailangan mong bumangon, di ba? Girl, bangon. Bangon, di ba? Huwag kang magmukmuk dyan habang buhay kasi walang mangyayari sa'yo. Kung magmumukmuk ka lang dyan habang buhay, hindi mo na maibabalik kung ano pa yung nangyari. Ang magagawa mo na lang is paano ka mag-i-improve dun sa bagay na yun. Paano ka magiging better para sa susunod, tagumpay, di ba? So kahit iniisip nila, no, ng mga kababaihan ay napakalambot masyado ng puso at masyadong emotional. Girl, yes, we are mostly and, usually emotional. Pero, hindi kami ganun lang. Hindi kami hanggang dun lang. Okay? Kaya naming maging matapang at matatag at wais at matalino sa mga desisyon namin sa buhay. Kaya naming bumangon every time na nalulugmok kami. That's, di ba? I also would like to point out that we women must know our value and must always wear our crown. Ako, I know how good I am. I know my capabilities. I know my abilities. I know my strength. I know my weaknesses. And that is why I believe that I am worthy of happiness. I am worthy of abundance, of fulfillment, of success, of peace, of joy, of love. I know my worth. Ay, mga kababaihan, dapat inaalagaan natin yung worth. I've been in this kind of situation kung sobrang nagpakababa ako. But sinabi ko sa sarili ko, I would never ever do that again. I've learned my lesson. It's all in the past. And I survived it. I am responsible for my own life. I decide for my own life. I mold my own destiny. And that's how I allow myself to move forward. I know that I am a woman of great personality, of confidence, and I can bring out the best of who I am, and I can even be greater than the person I think I could ever be. And I don't need people to notice it and recognize it because what matters most is that I know and I believe. It's about what I can do for myself and not about what other people can do for me. I do not need to please everybody. And I do not need people to validate the things that I do for myself. Also, I am that kind of woman who acknowledges my mistakes. I acknowledge my mistakes. And you should too, you know. You must learn how to acknowledge your mistakes and accept your failures. It's impossible to live without failing. And it's impossible to live without committing any mistakes. But when you fail and when you commit a mistake, you must admit it and do something about it. Huwag yung alam mo nang ang mali, paninindigan mo pa, ipagtatanggol mo pa, rarasunan mo pa. Sometimes there are mistakes that do not have any justification. Because when you say mistakes, hindi mo yung sinasadya. Also, marami sa ating mga kababaihan, nahihiya, natatakot, nagkukubli. Kasi takot tayo sa mundo, takot tayong humarap sa mundo, at ipakita kung ano yung kaya nating ibigay. But you know what?
if you are strong enough and you are brave enough to continue your journey through life, you must learn how to dig in. You must learn how to see through and go through and transcend boundaries and widen your horizons, because that's what is going to push you forward. Do not put yourself down, because I know that you can do better. Kahit na marami sa paligid mo na wala na ng confidence sa'yo, na-experience ko na yan. It's okay. As long as hindi ka mawala ng tiwala sa sarili mo. That's what matters the most. One more thing, I believe that women have, you know, a lot of dreams. Okay, marami tayong gustong gawin sa buhay. But do not just wish and dream and build goals. You must have to act. Kahit mahirap, you must have to act and find a way para mag-materialize ang lahat ng yan. Ako, I stay determined in everything I do. I always find a way to motivate myself. I always find a way to find an inspiration to keep me going forward. Wala nang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Kailangan mong tumayo, matuto kang tumayo mag-isa, because people around you would come and go. At pag nangyari yan, wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo. I stay determined and I do not give up. Quitting is not in my vocabulary, because I believe that the most beautiful things in life do not come easy. Pinaghihirapan mo talaga yan. At the perfect time, you will be blessed. And you're going for sure to reap the fruits of your labor. Walang imposible, basta maniwala ka. Here guys, I would tell you something. Every time I fall down to my knees, every time na malulugmo ako, na may pagsubok at feeling ko hindi ko na kaya. And every time na parang mawawala ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam saan ako kakapit, hindi ko alam saan ako hugot ng lakas, I always tell myself that I am strong enough to conquer life. Hindi ako nawawalan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Lagi ko yung sinasabi. That is why I am able to survive kahit ano pang dumating na pagsubok. Kasi ganun akong tao. I am an optimistic person, but I am not just an optimistic person. I also do something about the situation. Lastly, I would like to point out that you should always be grateful. Kahit tayong mga babae, madalas nilang yurakan. Madalas nilang kung minsan... we are sometimes, you know, degraded and humiliated and debased dahil sa mga kahinaan natin, dahil sa mga kakayanan na, you know, meron sila na wala tayo. Sa mga kapwa ko, kababaihan, magpakatatag ka. Kung kaya ko, kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kahit anong pagsubok pa yan na dumating sa'yo, kailangan mong kayanin at pagdaanan, dahil hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo malalagpasan. A student, an employee, a worker, a mother, a wife, I'll tell you what, you are a gem. You are precious. And you are better than the person you think you are. You can do better and you can be more. If you are a mother, if you are a wife, you are doing great. You're doing a great job. And congratulations for being a strong woman that you are. Sa mama ko, Happy Women's Month. I love you. Alam ko hindi maraming papanood ito kasi hindi ka naman nanonood ng YouTube. Minsan, madalas actually, may tampo ko sa iyo. Pero lahat yan lumilipas naman din dahil ang mga tampo na yan ay, they come and go. Basta ako, iniisip ko na lang kung ano yung mga dapat kong gawin at kailangan kong gawin para maging isang mabuting anak. Balang araw, maipagmalaki nyo din. That's it, guys. Thank you so much for watching. Mabuhay po ang lahat ng kababaihan. Sana po sa lahat ng kababaihan dyan ay alagaan nyo ang inyong mga sarili at magpakatatag kayo sa lahat ng pagsubok ng dumadating, kasi kaya mo yan. We are more than, you know, what they think we are. And we can do better and we can be more. Thank you so much guys for watching. If you like this video, please give a thumbs up. You can also share it. And if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Bye! See you again in my next one.